Hi guys! Welcome back to my channel, Cooking Ina's Kitchen. Kumusta kayo mga ka-cooking ina, ka-cooking ama, ka-cooking anak, at ka-cooking ininyong lahat? So right now, since usong-uso yung mga Lazada and Shopee haul, isishare ko lang sa inyo yung some of my top items na nabili ko sa Shopee at sa Lazada. Actually guys, hindi ko to binili nitong 99 na sale, but I was able to purchase most of this siguro a year ago na or mga 2 years ago. Ganun nakatagal. I mean, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi naman lahat ng mga nasa online, especially sa Lazada at sa Shopee, sinasabi nga nila, pagka ganyan, hindi mapagkakatiwalaan kasi madaling masira or spam or hindi legit. So far naman, itong mga nabili ko, legit naman siya at nagamit ko naman siya ng bongga at nagagamit pa rin siya until now. And yon, siguro ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Although these are just, you know, some of the few items na nabili ko sa Lazada na talagang sabi ko nga sa inyo na enjoy ko siya. Okay? Guys, alam nyo, ang napakabilis na indication kung bakit ako nag-upload ng video ay pag naligo ako. Naligo ako at nag-makeup ako. Yan, inaano ko na yung chance. Tinitake ko na yung chance na mag-video, mag-TikTok, at mag-photoshoot. Sayang, diba? Sayang yung makeup. Sayang yung effort. Sayang yung pagpaligo. So, ayan. I just did a very, very simple makeup as usual kasi wala naman akong pupuntahan. Dito lang ako sa bahay. Home base at work from home ako. Siguro mga 5 days na akong naka-isolate. 5 days na ako nag-hibernate. Gusto ko dito lang sa apartment. Parang ayokong lumabas. Totally. Bago ko nag-decide na mag-hibernate, nag-ananan muna ako, nag-secure muna ako ng mga food, yung mga instant food, although hindi nga advisable na puro instant food yung ating kinakain, pero wala eh. Sa mga ganitong panahon, kaya sa lumabas ka ng lumabas, ayan, hindi naman din natin afford na from time to time magpapadeliver tayo ng food. Kasi from last time, nung nagpa-deliver ako, talagang sumakit ang tiyan ko. Hindi ko alam talagang, sabi ko sa inyo guys, pag mga fast food, talagang ang bilis sumakit ng tiyan ko. And I'm, for the whole day, talagang hindi ako nakakilos kasi talagang ang sama ng pakiramdam ko, sakit ng tiyan ko. Okay, tapos yung mga instant noodles naman, although hinahaluan ko siya, for example, naghahalo ako ng mga gulay, vegetables, sa mga instant noodles. Kasi dati kapag purong instant noodles yung kinakain ko, yun, talagang sumasakit din ang tiyan ko. Tapos may nakaabang na ako palaging pineapple juice para feeling ko lang nakakatanggal yung pineapple juice ng sakit ng tiyan. Yung upset stomach after mong kumain ng mga hindi healthy. So, ayan. So, ang dami ko nang sinasabi, ano. Ang gusto ko lang i-share sa inyo, guys, ay yung mga, as I have mentioned a while ago, yung mga binili ko sa Lazada and sa Shopee. Pero guys, hindi ko na malala kung alin dito yung binili ko sa Lazada, alin dito yung binili ko sa Shopee. But basically, dun lang sa dalawang online shop ako bumibili. Okay? So, umpisahan natin. I think this is the oldest. Ito yung unang-una kong nabili. Hindi naman unang-una. I mean, among these items na nandito sa harapan ko, ito yung una kong nabili na, kung maaalala nyo guys, meron akong disorder. Disorder ba tawag doon? Meron akong iniindang sakit dito sa aking palad na nakalimutan ko anong tawag sa kanya. Na kung maaalala nyo sa mga previous vlogs ko, nagpaparehab ako, pinaparehab ko to. Ito yata yung sakit ng mga kusinero at kusinera. Kasi nga yung pas mga kung tawagin, basa yung kamay mo or mainit yung kamay mo, nagprito ka, nagluto ka, tapos bigla ka naghugas ng kamay. Sabi nila yun daw yung cause. Basically yun yung cause. Kung makikita nyo, medyo mataba yung dito ko. Parang meron siyang nagmuong laman or muscle na sobrang sakit. May times talaga na ito lang, iniinda ko talaga yung sakit niya. So, although nagpaparehab ako, meron akong iniinom na gamot, I still wanted something na makakapagparelieve ng sakit niya. And then, I was able to come across this massager pen. Kita nyo ba guys? Massager pen. So, that this is how it looks like. Ayan siya.
Ito siya. Actually, luma na nga ito eh. Ayan, kung makikita nyo, may nag-iba na yung kulay niya. So, merong dalawang ano dito, tawag doon, yung connect, iko-connect mo siya, isang medyo matulis yung dulo na may bilog at saka merong flat. So, this one, ito pwede to pang massage sa likod, sa ganyan. Iko-connect mo lang to. Patanggalin mo lang yan. Hindi ko na papakita sa inyo guys. But basically, ganun siya. And then, may function to. Ayan. So, pag pinindot mo, may 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, basically, 9 yung pinakamataas. So, this one, ginaganyan ko lang siya rito. Ayan. Medyo mahina na yung, ayan siya, oh, guys. So, pagka inano ko siya, nilagay ko siya, parang automatic siyang taasan natin, guys, ha? So, ayan. So, yan. So, pagka sobrang sakit talaga nito, ito, ginagamit ko to just to relieve. Tapos, even dun sa mga legs ko, sa mga bones, ay, tawag sa ganon. Sa mga ganito, inaano ko siya, ganyan, ginaganyan-ganyan ko siya para mawala yung sakit, mawala yung pain. Okay, so, tatanggalin ko lang yung battery, guys, kasi baka malimutan ko. Kasi nagkakaroon siya ng ano eh, parang nagkaka-moist siya. Diba, kailangan tinatanggal yung battery kapag sa mga gantong electronics. So, yan. This was my first purchase among na nandito sa harapan ko ngayon. So far, ang tagal na nito, siguro 2 years, 2.5 years siguro. Ganyan, and nakalimutan ko na nga kung magkano to. But I think this is less than 300. So, sabi ko, this is already a good buy kasi nare-relieve naman ako eh. I mean, nawawala yung sakit dito and I can also massage sa leeg, sa arms, sa legs. So, basically, this is a good purchase from Lazada or Shopee. Hindi ko lang alam talaga, guys, kung saan ko siya binili, no? So, this is my first favorite, okay? So, the massager pen. My next favorite naman is ito, guys. Pang BP, pang test ng inyong blood pressure. Because siguro, ano na rin to, taon na rin to eh. In some parang instances, nagmo-monitor. So, ganito siya, guys. So, nag-monitor ako ng aking, naririnig niya siya. Battery operated din siya, just like that. Pero ito, 2A, ito naman, AAA. Okay. So, ayan. So, basically, kailangan ko i-monitor yung blood pressure ko kasi nag-high blood ako. So, ang ginawa ko, I got this one para nga ma-monitor yung aking BP. So, ayan. Tingnan natin kung ano yung ating, ano. So, ganyan siya. Pero naka-watch kasi ako. Ewan ko kung ma-detect niya, no? Error daw. So, kailangan wala kang relo. So, ayan. So far, ito, this is a good purchase then for me kasi nga very helpful sa akin naman kasi kapag nagbumibili ako ng ganyan basically yung talagang makakatulong yung hindi siya luho, meaning to say kailangan ko talaga. So ito, this is also a good buy from Shopee and Lazada. Normally naman, pag meron sa Lazada, meron din sa Shopee. So, either of those two online store, dun ko siya nabili. And it comes with this lalagyanan, plastic na lalagyanan, and battery not included, of course. So, binibili ko lang yung battery niyan pag medyo, yung hindi na masyadong effective, tawag doon, yung kanyang pag inon mo siya, that's the time na you have to replace the battery para maging effective yung kanyang result na ibibigay sa'yo. So far, this BP portable ba ang tawag sa ganito? I forgot na BP equipment is, one of the best then na purchase ko. Okay? So, moving on to our next, eto. Eto, recently ko lang to nabili. Siguro, last year, December, or early this year, so I got this. Nakita ko to kay sino nga ito?
isang artista na gumagamit siya nito forever ang tatak nitong nabili ko. Of course, this is not the legit one kasi this is less than 500. So, may mga nakikita nyo sa mga Instagram at saka sa mga ibang online, this will cost about 1,800, mga ganyan 2,000. But this one, I got this for less than 500 pesos. So, basically, hindi siya ganon ka-legit or hindi siya original. But basically, it does the work naman of scrubbing my face. Eh. So, ano siya? Okay naman siya. Ano to? Rechargeable siya. It comes with this, cable na USB. So, tatanggalin mo lang yung bilog dyan. Tapos, isasaksak mo siya. Tapos, you can plug this sa USB. So, ayan. Pag mag-charge siya. And yan, umiilaw siya, guys. So, kapag pinascrub mo yung face mo, ayan, nagva-vibrate siya. So, basically, yan yung purpose niya. Just to brush or just to clean, help you clean your face. So, paglagay ko ng cleansing soap or cleansing cream, facial scrub, inaano ko na to, binubuksan ko na siya. So, ayan, nagva-vibrate siya. And then, I scrub it all over my face. And so far, I have been loving this item. And kung halimbawang early this year ko siya nabili, it's actually more than 6 months and it's actually doing its job so far. So, okay siya. So, forever yung kanyang tatak. And this is less than 500. I will never, guys, kung hindi lang din naman sobrang necessity or sobrang kailangan ng item na bilhin ko ng more than 1,000, I will always go for the inexpensive one. Kasi kung parehas lang naman din yung function niya, din na lang ako sa mas mura, diba? On the practical side palagi ako. Okay? Another good buy from Shopee or Lazada is this one. This is my tawag dito yung battery. Ano ito? Battery. Yung power bank. Okay, so ano siya, may kasama yung kable niya, ganyan na siya. So, hindi mo na siya pakalat-kalat dyan. Kumbaga, ano siya, nandyan, mailalagay mo na parang wala siyang kable. Tapos, you can have other, yung pag-charge mo, you can use your charger din sa phone mo. Pero hindi siya yung marami kang kabling nakalagay sa bag, lalo kapag umaalis. So, basically, nagamit ko to. Last year ko pa to pinurchase eh. So, basically, nagamit ko to when I was, traveling pa. Nung wala pang COVID, of course. So, pumupunta ako sa Manila and then going back here in Naga. So, ito lang yung dala-dala ko na power bank. And it does the job so well. Kasi, the moment na ma-reach ko na yung destination ko, na pwede na akong mag-charge, saka lang naman siya nadidrain. Which is, di ba, sabi ko nga, kasi ilang hours yung biyahe ko from here to Manila and vice versa. 9 hours, tapos paalabang lang yun. And then from Alabang going to my place in Las Piñas, ilang oras pa. Nakagrab ako siguro 1 or 2 hours or 3 hours at the most. Alam niyo naman na Las Piñas, napaka-traffic. So, ayan. So, okay na sa akin ito. Very handy. Lalo kapag naka-backpack lang. What do you call this? Naka-sling bag lang ako. I can, easily dunk this item sa bag ko. And then, mag-charge ako. Ang liit lang niya, di ba? So, this is also, I consider this also as one of the good purchases na ginawa ko online. So, ayan. So, again, guys. Tawag dito, gusto ko lang i-add pala itong wallet na binili ko rin online. So, kilala niyo ako, guys, ang mga wallet ko, yung mga ibang, yung aking watch in the bag na mga videos. Nakikita niyo kung paano ako mag-bag. Mag-wallet. Ang lalaki. But I decided to switch on using this very, very minimalist and very slick and very thin wallet. Kasi nga, sling bag na lang yung dinadala ko sa school kasi sobrang bigat. So, this is also one of the good purchases I got from Lazada. And siguro, kailan ko ba ito pinurchase? Early this year, na nag-decide ako na talaga maliit na bags na lang talaga yung gagamitin ko. So, this is, parang andyan lang yung ATM ko, some of the discount cards, and then, meron siyang zipper na where you can put your mga variables. Tapos, andyan yung iyong mga bills. So, this is really, very minimalist na ako eh. So, kahit nga yan, dala mo siya, yung power bank mo, tapos ito, tapos yung cellphone mo.
'di ba? Ganyan. And then finally, yung aking isa pa rin pala, ay idadagdag ko lang to, teka. Paano ba tipo pause? Naging 8 na yung aking ano, mga purchases online na na-enjoy ko so much. Gusto ko lang idagdag bago yung final ano ko, itong charger, cable charger na magnet siya, guys. So, ito, kasi itong phone ko ginagamit ko sa pag sa itong camera. So, ibig sabihin ito, guys, ayan o. Meron akong ina-attach dun sa cellphone slot ko ng charger na pag ganyan ko, magnetized na siya. So, hindi siya ganyan. Magnetized na siya. So, hindi nasisira yung pinaka parang what do you call that? Basta yung pang ganyan, andali lang niya talaga. And this is, you know, I have been loving this so much kasi napakagaling, napakadali niyang gamitin kasi nga magnetized. And then, ano siya, yung alam mo yon kapag ka medyo na miss na ano mo siya, yung hindi masyadong magdikit yung kable tsaka yung phone mo, pag ginanyan mo siya automatic nahahanap niya kasi nga di magnet, gets nyo guys? So ayan, eto nga lang, eto, this is from the original phone na charger ko. So inano ko lang kasi yung original cable nito nagkaroon na nga siya ng problema dito. And one good thing about this, guys, is yung kanyang kable, ano siya, parang anong tawag sa ganito, copper ba yan? So parang matigas siya, hindi siya yung parang natitiklop-tiklop na doon kasi nasisira, nag-start masira yung mga charger, di ba? So this is also a good buy from the online, either Lazada or Shopee. And then finally, guys, I got myself this one headphone with microphone. Yan. So since I have been, you know, doing the online job lately, and this does the job so well again for me. So this is less than 500, I think. This is 400 or 300 pesos. Ang problema ko lang dito nung una ko siyang, nung natanggap ko siya, very recent lang, ito yung pinaka-recent purchase ko. Nung natanggap ko siya, ganito yung kable niya. So, ganyan siya, dalawa. So, yung laptop ko kasi, isa lang yung slot for microphone and speaker kasi meron siyang internal. So, I really have to buy this pa. Sayang, na, ano, sayang, 50 pesos lang to. But plus with the shipping, naging 100 plus siya. So, basically ito, kung 400 to plus 500, 100. So pumatak lang din siya, pumatak din siya ng 500 pesos kasi na overlook ko to eh. Kung may mga headphone kasi na USB ang slot niya. So kung yun ang nabili ko, I don't need to buy this one. So ayan. So yun lang naman. So far yun lang naman ang naging diferensya nitong aking headphone na ano na pinurchase. But basically guys, hindi naman ako nagpa-purchase ng super mahal-mahal na gadget online. Pag talagang kailangan lang talaga, and if I find it very reasonable naman kahit mahal siya, I wouldn't mind the price. Pero basically talagang ang binibili ko lang online is yung less than 1,000 or less than 500. Kasi ang katwiran ko, pagka hindi naman siya effective or dumating siya sa akin defective or something, kasi maraming mga reviews about that na sa mga online, maraming palpak, maraming ganyan. So at least hindi na ako manghihinayang. I mean, nakakapanghinayang pa rin. That's 1,000 for example, kung ang presyo niya, or 500, but hindi na mabigat sa pakiramdam yung effort pa na magbabalik ka pa at yung stress mo. So basically, yun yung katwiran ko kaysa stress ko yung sarili ko. They might as well yung mga mabababang item, mga low-cost items lang yung binibili ko para hindi masakit sa puso kapag ka hindi siya nag-function well. But so far, itong pito na in-enumerate ko sa inyo, shinare ko sa inyo, so far, ano siya? Maayos naman. Ay, may nakalimutan ako. Ito pala. Ayan. Nag-purchase ako online. Idadagdag ko lang, guys, sa itong aking menstrual cup. Dalawa ito, 1 and 2. Yung ginagamit ko is yung number excuse me, number 1. Pero ito, binabarter ko to kasi this is number 2 and I don't need naman 2 menstrual cup, diba? So, basically, hindi ko kasi alam kung ano yung size ko until it arrived. Kaya,
pagkakita kong ganyan, nakita ko, ay hindi, sobra naman tong number to. Medyo malaki siya. So, ayan. So, ang ginagamit ko yung number one. So, yon. And so far, I have been loving also the menstrual cup. It is actually doing its job so well. And I'm loving it. So, ayan. So, sabi ko nga sa inyo, that's less than 200 yata. So, sabi ko nga sa inyo, guys, hindi ako nagpo-purchase ng super duper mahal online. And this, ano, itong mga purchases ko na to, sabi ko nga sa inyo yung iba dito, especially itong dalawang to, is actually more than 2 years or 2 years ko nang na-purchase. And I have been, you know, using that. May mga ganyan akong purchases na matagal ko siyang nagagamit. And yeah, I think that's it for today's vlog. If you guys like this kind of video, just comment down below. Tapos, ano natin, gawin natin ulit ito. If may chance tayo. Okay, so I hope you guys enjoy. Until my next video, guys. Bye!